At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang panglimang kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Cortina ni Martina, dito sa ating dulang mga kwento ni Lola Sela. Idutusa di Salto ang mga tauhan niya na dukutin si Martina. Subalit nang isa sa gawanasada ng mga tauhan na dukutin ang talaga, ay nakita nila ang isang matandang babae na nakaitim. Kaya kinilabutan sila at tumakbo palayo. Sinabi nila kay Salto ang nakita nila. Subalit, nagalit siya at sinabi siya na mismo ang dudukot sa dalaga. Bago siya makarating sa bahay ng dalaga, ay narinig niya natataranta ang mag-ina dahil uminom ng lason si Anoy. Sinabat talayo ni Santo, hindi siya nagpakilala at isinugon sa ospital si Anoy. At nang pabalik na sana sa bahay si Martina, ay biglang dinala siya ni Santo sa abandonadong gusali para isang wasada ang masamang bala. Diyos ko, sana ligtas ng aking itay. Mabuti na lang nakita namin ang mamang ito. Pero sino kaya siya? Kanina ko pa siya kinakausap, pero hindi naman nagsasalita. Hindi bali, nakapagpasalamat ako sa kanya. Pagdating ko sa bahay, titignan ko uli yung katri ko. Baka may pera na naman. At iyon ang gagamitin namin ni Inay para mabili ang anumang gamot na irereseta ng mga doktor. Ha? Teka! Parang ibang daan itong tinatahak namin, ah. Ah, Mama! Parang hindi ito yung daan papunta sa amin. Napalayo na yata tayo. Relax ka lang, darling ko. Ha? Parang kilala na kita. Ikaw nga! Santo! Ihinto mo ang sasakyan! Bababa ako! Wag! Malapit na tayo sa pagdadalan ko sa'yo. Ano? Hindi! Ayaw kong sumama sa'yo! Ayaw ko! Ayaw ko! Anong lugar itong pinagdalan mo sa akin? Ang dilim-dilim dito, ah! Sige. Baba. Baba! Saklolo! Saklolo! Tulungan niyo ako! Saklolo! Akin ka na ngayon, Martina. Akin ka na. Mawa ka sa akin. Wag. Saklano. Wala ka nang magagawa. Kahit magsisigaw ka pa rito, walang magkakarinig sa'yo. Eto, mahimik ka na. Ha? Magmawa ka sa akin. Wag. Ang bango-bango mo. Amo yung birhen na birhen ka. Ikaw palang demonyo ka! Mawa ka sa akin! Magmawa ka matang masama! Wag! Hindi kita sasaktan kapag ibibigay mong kusa ang gusto ko. Hindi! Ayoko! Ayoko! Oops! Hindi ka magkakalis. Akin ka na sa gabi ito, Martina. Akin ka na.
nagkamali. Ito yung sasakyan ni Saldo. Ayon kay Aling Bering, bumalik si Martina sa bahay, sakay ng isang kotse. Pero hindi raw nila kilala ang driver. Nasisiguro ko na si Saldo yun. At baka dito din nila si Martina. Magdadahan-dahan akong papasok sa abandonadong gusali na ito. Napakadilim sa loob ng abandonadong gusali na ito. Magmamatsyag ako. Kailangan mailigtas ko si Martina sa kamay ng Saldo na yun. Martina! Lumabas ka na! Huwag ka nang magtago dahil mahahanap din kita. Oh, sinasabi ko ng abay. Sige. Si Saldo ang sinabi ni Aling Bering. Kahit saan ka magsuot, ka talaga, Saldo. Napakasama mo. Eh, lumabas ka na. Ihahanda ko itong dalakong arnis. Huwag mo na akong pahirapan, Martina. Lumabas ka na! Oh, hindi ako pwedeng magkamali. Martina! Si Martina yung gumagapang na yun. Lalapitan ko siya. Lumabas! At aalalayan ko na makalabas sa gusali nito. Oh, Martina! Shhh! Huwag kang mingay. Huwag kang sumigaw. Ako ito, si Lauro. Aalalayan kitang makaalis dito. Martina, lumabas ka na! Lauro, mabuti na lang. Nasundan mo ako dito. Oo, oh, Martina. Halika. Kakargahin na kita. Para ilabas abang doradong gusali nito. Tignan mo. Mabuti ka kung lumabas ka na para hindi ka na masaktan. Anoy, bakit mo naman ginawa yun? Bakit? Bering, ayaw nyo na akong mamatay. Wala na akong silbi. Ayaw kong ganitong kalagayan. Anoy, mahalaga ka sa amin ni Martina. Mahal na mahal ka namin. Huwag ka naman sanang magpakamatay. Akala mo ba, hindi kami malulungkot kapag nawala ka? Tulad ng sinabi ko sa'yo noon, Anoy. Kung mamamatay ka, baka ikamatay ko rin. Bakit? Bakit ako pinarusa ng Diyos ng ganito? Anong kasalanan ko sa kanya, Bireng? Sinusunod ko naman ang mga utos niya. Bakit niya ako pinarusa ng ganito? Bakit, Bireng? Tama na yan, Anoy. Bakit? Kumalma ka lang. Gusto ko lang mamatay, Bireng. Ayaw ko lang ganitong kalagayan. Doktor! Huwag niyo na akong gamutin. Gusto ko lang mamatay! Tama na, Anoy. Ay, doktor! Parang awam mo na. Tama na. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal ka namin ni Martina. Ayaw naming mawala ka. At huwag mong sabihin inutil ka. Dahil kahit ganyan ka, marami ka pa rin magagawa. Basta gusto ko lang mamatay, Bireng. Ayoko lang. Wala na akong silbi sa inyo. Kaya mas mabuti nang mamatay na lang ako. Gusto ko lang mamatay! Sandra, iha. Nandito ka pa pala sa salas. Maghahating kami na. Hindi ka pa natutulog. Kasi, Mami, kaalis lang ni Susan eh. Ha?
Yun ba yung narinig kong sasakyan na umalis? Opo, Mami. Naku, naaawa ako sa kanya. Umaasa talaga kay Kuya Saldo. Kaya lang eh, paano ito, Mama? Hay, naku. Pilyo talaga ang Kuya Saldo mo. Marami na siyang sinaktang babae. Baka mamaya eh, makarma siya. Yan nga ang lagi kong sinasabi sa kanya. Pero, tinatawanan lang ako. Sino ba naman yung kinababaliwan niyang babae, ah, iha? Ewan ko ba? Minsan kasi, narinig ko na kinausap ang mga tauhan niya na may dudukutin. Ano? Dudukutin? Sinong dudukutin nila? Hindi ko nga alam, Mama, eh. Basta yan ang narinig ko na sinabi niya sa mga tauhan niya noong nakarang gabi. Nako, ano na naman kaya ang pinaplano ng kuya mo? Baka sasabit siya sa ginagawa niyang yan. Ang mabuti pa, Mama, kausapin niyo siya. Paalalahanan ninyo. Baka mamaya, mabalitan na lang natin na hinuli na pala siya ng pulis at nasa bilangguan na. Sige, iha. Kailangan na malaman ko rin kung sino na naman yung babaeng kanyang kinalolokohan. Oh, sige po, Mama. Kaya huwag muna tayong matulog. Hintayin nating dumating para mapagsabihan ninyo si Kuya. Na, huwag ka nang magtago. Ang daming ahas dito. Baka matuklaw ka, mamamatay ka rin. Saan kaya nagtago ang kubang yan? Sobrang pagkaloko ko sa kanyo. Hindi ko alam na kuba ka. Pero hindi bale, paglalaroan lang kita. At sa palagay ko, birhen na birhen ka pa. Martina! Kumapit kang mabud sa akin. Lumabas ka na! Oo, Lauro. Sige, kakapit ako sa iyo mabuti, ha? Ang kumang yan. At may nakialam. Ihahanda kang baril ko. Papatayin ko ang pakialam merong yan. Hindi niyo ako matatakasan. Hahabulin ko kayo! Martina, pangit isang tayo isang motorsiklo. Kumapit kang mabuti sa akin. Oo, Lauro. May motorsiklo palang lalaking yan. Hindi ako makapapayag yung matatakasan ninyo ako. Lulurain ko muna ang kubang babae yan. At saka ako kayo papatayin. Sige, Martina. Kumapit kang mabuti sa akin. Papaandalin ko ng motorsiklo. Sige. Paandalin na niya. Kailangan mabaril ko ang lalaking yan. Ngayon, asintahin ko siya. Ngayon, ha? Lauro! Ayun, sabul siya. Lalapitan ko na sila. Kakalagkarin ko na ang kuba na yan. At luluring ko muna siya bago ko siya patayin. Adela, nakauwi ba si Santo? Oo, Anselmo. Pero madaling araw na. Kaya hayon, tulog pa hanggang ngayon. Ay, nago. Saan na naman galing ang batang niya? Sa mga barkada niya? Malamang. Alam mo naman yung anak natin. Bata pa eh, ang dami ng barkada. Okay lang na makipagbarkada. Basta huwag na huwag siyang gagawa pa ng problema. Katulad noon. Oo.
Hindi natin namalayan na gumagamit na pala siya noon ng bawal na gamot. Eh, buti na lang kamo at itinigilan niya nang nakagawa siya ng krimen. Napatay niya yung karibal niya. Oo. At inareglo ko na lang para mawala na ang problema. Eh, sana hindi na siya gagawa pa ng malaking problema. Kundi baka maatakin ako sa puso. Oh, ha. Nagri-ring yung telepono. Ako lang sasagot. Monteverde Residence, may I help you? Tita Adela, si Susan po ito. Nandiyan po ba si Saldo? Ha? Oo, oo. Kararating kani-kanina lang. Natutulog siya. At bakit? Tita Adela, nakausap ko yung kaibigan kong pulis. Suspect daw siya sa panggagahasa at tangkang pagpatay. Ano? Hindi! Hindi totoo yan! Hindi! Si Susan, ang sabi niya, suspect daw si Saldo sa panggagahasa at pagtangkang pagpatay. Ano? Sinasabi ko na nga ba, malaking problema na naman ito. Ha? Anselmo, may dumating na mga pulis. Huhulihin na yata si Saldo. Dako, naloko na. Wala na tayong magagawa. Mabibilang mo na naman ang ating anak. Anselmo, huwag mong pabayaan ang anak natin. Gawin mong lahat ng paraan para maabsuelto siya. Magaling. Kanina pa kita hinihintay. Anoy, galing ako sa ospital. Ha? Bakit? Anong ginawa mo sa ospital? Anoy, huwag ka sanang mabibigla. Ha? Bakit? Ano bang nangyari? Sinong nasa ospital? Sino, Bireng? Kaninang madaling araw, kumatok si Martina. At may sugat siya. Ginawan pala ng masama ng anak ni Don Anselmo na adik. Ha? Anong ginawa niya sa anak natin, Bireng? Ano? Ginahasa niya si Martina. At pagkatapos, binaril. Mabuti na lang at hindi napuruhan. Samantalang si Lauro, nasa kritikal na kalagayan. Ano? Ang demonyo. Mapapatay ko ang tawag yun. Mapapatay ko siya. Huwag ka nang mag-alala. Na-report ko na sa pulis. At baka sa mga sandaling ito, ay nahuli na nila ang saldo na yon. At pagbabayaran niya ang ginawa niya kay Martina! Demonyo! Kailangan mabulok siya sa bilangguan, itay! Pero ang problema natin, anak, wala tayong pera na pambayad ng abogado na magtatanggol sa'yo. Basta, itay, ipaglalaban namin ni Lauro ang aming karapatan para mabigyan ng hustisya ang ginawa niya sa aming dalawa. Halika na, Martina. Puntahan na natin si Lauro sa ospital. At darating na doon yung abogado para makausap kayong dalawa at maisampa na ang kaso laban sa demonyong saldo na yon. Itay, aalis na kami ni inay ha. Maiiwan namin kayo dito. Huwag na po sana kayo magtangkang magpakamatay para naman may kasama kami makikipaglaban sa mga taong nangaapi sa atin. Oo, anak. Sige na.
Iwanan niyo na ako rito. Ako na ang bahala sa bahay. Sige, alis na kami, Anoy. Mag-isa na ako dito sa bahay. Umalis na ang mag-ina ko. Kung hindi lang sana ako inutil, matutulungan ko silang kumausap sa mga taong pwede naming hinga ng tulong. Inutil ako. Inutil na ako. Hindi ka inutil, Anoy. May isang babae sa kurtina na nagsalita. Sino ka? Sino ka? Sino kaya ang babaeng nakita ni Anoy sa kurtina? Magiliw naming tagapakinig, abangan ang huling kabanata ng ating kwento na pinamagatang Kurtina ni Martina, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula, Mayra Abrihal Narnula, Susan Malignum, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Oscar Ora. Mga kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRI Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bumbo Radyo, Philippines.